sakit na nakaraan ay buhay na buhay pa sa mga alaala ni Walter Dempster, isang comfort gay ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Ngayong gabi, samahan natin si Twink Macaraig at kilalanin ang pinakahuling nabubuhay pang comfort gay. Taong 1941, mag-aanumatong taon na ang nakalipas, binomba ang Pearl Harbor, hudyat ng pagsakop ng bansang Hapon sa Pilipinas. Itinuturing tayong lupang sakop ng Amerikano na siyang katunggali ng bansang Hapon, kaya't napasabak tayo sa gerang hindi atin. Walang magawa ang mga Pilipino kundi ipagtanggol ang bayang sinilangan. Dito nag-umpisa ang isa sa pinakamadilim at pinakamalupit na bahagi ng ating kasaysayan. Kung buhay ang pader ko, baka mapigil lang kung takatak na. Si Walter Dempster ay may nakaraang gumuwit sa kanyang pagkatao. Noong panahon ng Hapon, siya raw ay naging comfort gay. Gusto ko naman pagkala natin, hindi yung pwede. Pag nakakakita ako ng lalaki, nawawala ang pagkalalaki ko. Bata pa lang siya, binabae na si Walter. Siya ay 19 anyos nang mapilitang pagsilbihan ang sekswal na pangangailangan ng mga sundalong Hapon. Ayon sa kanyang kwento, namamasyal sila ng kanyang limang kaibigan sa luneta nang may nagpakilala ng mga sundalong Hapon sa kanila. Inaya silang kumain sa kalapit na luneta hotel. Sumama naman sila sa mga nag-aya, ngunit kinalaunan, akala namin makakalibre na kami dito Hapon na hindi kami gagalawin. Akala namin ibang entertain lang kami, ganito ganito, ganito inuman, kainan. Ayun pala, ang gusto sa bakal. E siyempre wala pa akong experience nun. Hindi pa ako nakaka-experience ng mga kalatwaan ng mga bagay. Nabisto na si Walter ay trouble. Wikang Hapon ay ibig sabihin ay hindi pala siya babae. Nakapaan kami. Sobrang nakabistida kami. Ngayon, inutusan yung isang kasama. Tumawag ng mga LMP ng mga Hapon. Ngayon, sinakay kami sa kotse. Dinala ngayon kami sa garito ng mga Hapon. Diyan kami binugbog. Diyan kami pinagpasapasahan ng mga Hapon. Para ba pinagsawaan kami? Ito marami mga Hapon. Sabi ni Walter, ang ngayong Rizal Baseball Stadium ay dating garrison ng mga Hapon. Ano ho itsura nito dati? Ganito rin ang itsura niya. Kanya lang, bagong pintura na ngayon. Hindi ganito rin. Ngayon, doon, nandun yung mga opisyal na Hapon. Doon sa harap doon. Ang pagdala sa amin, dito kami nang galing, ang punta dyan. Pagdating dito sa taas, doon kami pinakulong. Para ba kami mga isang sakin dito sa sinabi? Bakit sakin mo sa akin ang tutulong-tulungan na kami? Ramdang tarsakan kami, tarsakan kami, kung ano nang gano'n na kami. So dito kayo, bale, unang dinala? Oo, dito ay lamitan yan. Dahil ito ang unang pagkakataong marinig namin ang ukol sa comfort gay, isinungguni namin ang nangyari kay Walter sa Lila, Pilipina. Ang NGO na unang nagbunyag ng paglalapastangan ng mga sundalong Hapon sa mga kababaihan. Talaga akong karanasan, hirap-hirap ako. Ayon kay Richie Extremadura, coordinator ng Lila, pamilyar siya sa kaso ni Walter. Saludo kami sa lakas ng loob niya to come out para magpahayag ng kanyang karanasan. Meron kami isang lola dun sa vicinity ng yung tawag niya noon nung araw, ang street na yun ay Puerto de Parte. Manapit sa Manila, so siya malapit sa Philippine Navy. Doon ang kanyang comfort station. Yung kwento ni Walter, parang doon din sa vicinity na yun. Ito pa yung naglinis? Kaming mga nagpalit dito, mga namesa, mga suya, pinaglinis kami dyan. Nasa Puerto de Parte nga ang tinutukoy na lugar ni Walter. Dito nag-umpisa ang kanyang pasang krus. Ni-rape po kayo? Pinababoy kami ng gusto. Sinusodo ni kami. O ang pinapasubo sa amin lahat ng mga kuang-kuang-ano. Itsura sa amin ng binababoy kami. Sobra ang tawag
alam niya ang ginawa ng mga hapon dito. Tatlong buwan nagpatuloy ang impyernong dinanas ni Walter at ang lima niyang kaibigan sa mababagsik na kamay ng hapon. Bawat dating na tindalong hapon, pinatakuan kami. Pinatakuan yung pinapagawa kami. Siyempre kami, hindi kami makapalag ng mga sundalo yun. Ayan pa na ang peklat ng bayneta, oh. Ginano ng bayneta sa akin. Mapahanggang ngayon, mahigit 50 taon nang makalipas, nagngingit-ngit pa rin si Walter sa mga kalupitang dinanas niya. Hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Ang galit ko sa hapong dami na lang. Hindi bali sana kung kagustuhan namin. Eh, hindi namin kagustuhan yun eh. Talagang, kung sa bagay, may kuwan din kami rin dahil nagpanggap kami babae. Yan kaso, bumbog, sampal, suntok, ganunin ka pa sa tenga mo. Na ebidensya na nagpapakita na nagkaroon ng comfort gay sa Pilipinas. Pero ayon sa ilang eksperto na nagpapakita na tinatangkilik ng mga sundalong Hapon ang mga lalaking bayaran. Kaya't hindi malayong isipin na nagkaroon din nga ng comfort gays. Nakapanayam namin si Dr. Ricardo Jose, isang historian sa UP na eksperto sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagkaroon ba ng comfort gays dito sa Pilipinas? Okay, tungkol sa comfort gays, I think nagkaroon ng individual cases. Ipinaliwanag ni Dr. Jose na organisado ang pagkakatayo ng comfort station dito para sa mga comfort women. Hindi ganito ang naging kaso ng mga comfort gays. Nakasaad din naman sa isang libro ukol sa ikalawang digmaang pandaigdig ang Mohitotsu no Filipinse o The Other War in the Philippines. Meron ding homosexuality sa Japanese military. Parang deviant behavior ito. And so ayaw nilang ipalabas ito. So kahit sino sa Japan ayaw sabihin na nagkaroon sila ng relasyon sa isang homosexual dito. But dito nga sa isang libro, dito sa libro na ito, sinasabi na sa Manila at least, nagkaroon ng mga binabae o mga prostitute, male prostitutes. Iginwento namin kay Dr. Jose ang kaso ni Walter Dempster. Kailangan din lang i-prove kung may witnesses siya na kung anong nangyari, kung may pangalan siya kung sinong official, kung anong unit. Although usually we can identify kung anong unit din. And if we can identify the unit, ma-identify rin natin kung sinong official. Wala ba kayong may papakita mga pruweba o mga pangalan? Wala. Basta, alam naman mga pangalan ng hapon, mahirap din kasi. Mahirap din kasi ng mga pangalan ng hapon. Iisa-isahin mo pa ba yung mga sundalo? O, sinong pangalan mo, ginahasa mo ko? Siyempre, next sila, para ba ng pulipila sa civil? The Japanese, of course, will not documented. Sang-ayon naman si Dr. Jose na tama ang edad ni Walter na 76 sa kanyang claim ng pagiging comfort gay. Tama naman yun, no? Because since the war is more than 50 years ago, that would mean that teenager siya nung panahon ng gera, which is tama yung agwat, tama yung edad niya. Nakataka si Walter at ang kanyang limang kaibigan sa mga sundalong Hapon nang tumalon sila sa truck na magdadala sa kanila sa ibang barracks. Nagkalabitan kami ng mga kasama ko. Sabi ko, ayos to kayo. Pag medyo mahina-hina ang takbo nitong traka ko gano'n, tatakas tayo, sabi ko gano'n, tatalog tayo, sabi ko. Nakaligtas man si Walter sa kanyang pagkabihag, hindi pa rin siya nakakatakas sa anino ng kanyang nakaraan. Ang pakakumpot gay ko, yung pakabugbog nila sa akin na mirate kami, kung sa bagay wala na akong mapapakita dahil yung iba mga kasamahan ko patay na. Ako na lang nag-iisa. Nag-iisa na sa buhay si Walter. Kinukup siya ng House of the Golden Gays, isang pabahay para sa mga matatandang bakla na wala ng pamilya.
Mapahanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsasampa ng claim ng pagiging comfort gay. Wala akong magagawa. Alam na naman portugihin ko sa sarili ko. Wala naman akong preda. Ngunit para kay Dr. Jose at sa Lila Pilipina, napakahalaga ng pagbunyag ni Walter sa kanyang nakaraan. Isa naman si Walter Dempster na natitira from this group of six. May chance ba siya na i-pill itong kasong to? At least for justice. Ang importante kasi is maybe not so much yung pera, but yung recognition na nagkaroon ng ganung klaseng kaso. Siguro meron ding ibang kasong ganun, pero hindi sila nagsasalita. But in all probability, outside of Manila, nagkaroon din ng ganun. We should stand up for what's right. We can still fight for recognition. We can fight for this na ilagay ito sa mga textbooks para at least malaman ng tao na nagkaroon ng ganitong kondisyon, nagkaroon ng ganitong kaso sa Pilipinas. Survivor si Walter, nag-come out siya, meron siyang ganyang kwento at totoong nangyari sa buhay ngayon. So, talagang may comfort gay. Para naman kay Walter, ang mahalaga lang ay sa wakas, may ikwento din niya na siya ay naging isang comfort gay. Totoong nangyari ito. May maniwala man sila't hindi. Basta ang sinarihiga ko gumagawa ng istorya, totoo itong nangyari.